Gaano nga ba kahalaga ang pagkakaroon ng isang magandang pisikal na anyo? Dagdag puntos ba ito para konsiderahin na isa kang mabuting tao? O baka ginagamit ito ng iilan para pagsamantalahan ng ibang mahihinang tao? Ngayong araw, ang kwentong inyong mapapakinggan ay ang kakaibang kwento ni Ate Beth. Kwento ito ng isa sa pinakamalapit na pasyente sa kanya, si Cardo. Tara, simulan na natin ang kwento. At ito, ang kanyang salaysay. Hello Sir Jax. Binabati ko ang Karimlan ng Lagim at Irog community ng isang mapayapa at masaganang buhay sa ating lahat. Pagpupugay po sa iyo Sir Jax sa walang sawa na pag-update at pag-upload ng mga kwento sa iyong YouTube channel. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Beth, Tubong Calabarzon. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango sa confidential files ng aming pasyente sa psychiatric department. Maaaring masalimuot, malagim, at kaawa-awa ang sinapit ng kanyang mga biktima. Ang tanging hangarin ko lamang ay buksan ang kamalayan ng ating minamahal na tagasubaybay sa channel na ito. Beth, puntahan mo nga si Cardo. Nagwawala na naman. Sa'yo lang naman nakikinig yung taong yun. Dalian mo. Nakakaabala na siya sa mga kasamahan niya sa ward. Wika ng isa sa mga kasamahan ko sa trabaho. O sige, tatapusin ko lang itong ginagawa ko. Pagkatapos ay pupunta na ako sa kanya. Wika ko sa kasamahan ko. Pagkatapos kong gawin ng mga reports, ay naglakad na nga ako sa kahabaan ng pasilyo. Papunta na ako sa lugar kung nasaan ang pasyenteng nagngangalang Cardo. Inihahanda ko na rin ang sarili ko noong mga oras na ito. Dahil sigurado akong ikukwento na naman niya ang nakatagong kasaysayan ng buhay niya. Ito ang dahilan kung bakit siya napunta sa pasilidad na ito. Sa totoo lang Sir Jax, hindi talaga ako naniniwala sa mga pahayag noon ni Cardo. Pero habang tumatagal ang panahon, ay parang unti-unti na akong naniniwala sa kanya. Dahil na rin sa mga kakaibang kilos at gawin ng lalaking ito, kapag sumasapit na ang gabi. Pagpasok ko sa kwarto kung nasaan si Cardo, ay naamoy ko na naman ang napakabahong amoy na nanggagaling sa kanya. Hindi kasi naliligo o nagilinis ng katawan ang lalaking ito. Dahil ayon sa kanya, ay mawawalan daw ng bisa ang kapangyarihang minsang ipinasa sa kanya. Beth, ikaw na ba yan? Halika, may kukwento ulit ako sa iyo. Magandang kwento ito. Halika, dali. Lumapit ka sa akin. Ikaw lang kasi ang nakikinig sa mga kwento ko eh. Kaya sa'yo ko'y kukwento ang lahat. Saan ba tayo tumigil sa huli kong kwento? Naaalala mo pa ba? Wika sa akin ni Cardo. Ako nga ito, Cardo. Si Beth. Hindi ko na maalala eh, pero sabi mo dati di ba nagibenta ka ng embutido? Tama, yun nga. Sige na Cardo, ikuwento mo na. Makikinig ako sa'yo. Magsisimula ang kwento ni Cardo nang makipagsapalaran siya sa Visayas. Lugar kung saan inaasahan niyang makakatagpo ang kanyang lahi. Ayon sa salaysay ng kanyang ina, nagmula ang kanyang angkan sa Iloilo. Doon namana ng kanyang ina ang pagiging aswang.
Dahil solo siyang anak, ay napilitan siyang tanggapin ang kasuklam-suklam na pamana ng kanyang ina. Doon nagsimula ang kalbaryo ng kanyang buhay na tumulak sa kanya para abandonahin ang sariling pamilya. Hanggang naisipan niyang gamitin ang kanyang itsura para mapunan ang paggalam ng kanyang sikmura. Kung hindi niyo po kasi maitatanong, ay gwapo at malakas ang dating ni Cardo. Parang siya yung tipikal na mistisong Pilipino. Yung parang may lahing Espanyol, matangos ang ilong, kita yung jawline, mayroong mapupulang mga labi at nakakapang-akit na mga mata. Ayon sa petsang nakatala sa salaysay ng mga saksi, nangyari ang krimen sa kalagitnaan ng dekada 90. Halos hindi maggamayaw si Cardo sa pagdagsa ng kanyang order noon. Bulto-bultong nakasupot na imbutido ang inilalabas sa kanyang munting pwesto. Doble ang kanyang ginagawang sipag para mahabol ang demand at mga order na hinihingi sa kanya ng kanyang mga customer. Bigla kasi naging tanyag sa isang probinsya sa Iloilo ang kanyang munting negosyo. At ito, ang imbutido ni Cardo. Ito ang pangalang nakadikit sa kanyang produkto na naglipa na sa pampublikong pamilihan sa Karatig Bayan. Kasabay ng kasikatan ng imbutido ni Cardo, ang napabalitang pagkakawala ng kadalagahan at binabae sa bayan at syudad ng Iloilo. Ayon sa otoridad, na isang kaso ng syndicate kidnapping ang nangyayari noon. Maigting ang ginagawang operasyon ng kapulisan para mahuli ang salarin sa likod ng sunod-sunod na pagkawala ng mga biktima. Pero sa kabila ng maigting na pagisiyasat at imbestigasyon ng mga pulisya, ay wala silang nakikitang katawan. Ni anino, gamit o damit na mga biktima ay wala silang tatagpuan. Kaya malakas talaga ang kanilang kutob na isang sindikato nga ang nasa likod ng operasyon. Sa karimlan ng gabi, ay matyagang naghihintay si Veronica ng lalaking maaari niyang paligayahin ng gabing iyon. Ilang saglit pa, ay may tumayo sa kanyang tabi. Madabong ang puno ng balete na tumatakip sa liwanag ng ilaw sa gilid ng kalsada. Kaya hindi niya makita o matanaw ng maayos ang lalaking katabi niya. Batid ni Veronica na iyon na ang kanyang hinihintay na pagkakataon para makahanap ng lalaki na makakatugon sa kanyang makamundong pagnanasa. Nanatili lang sila nagpapakiramdaman hanggang sa naglakas loob siyang paganahin ang kanyang karisma sa pang-aakit. Unti-unti siyang humakbang papalapit sa lalaki. Hindi niya talaga maaninag ang mukha nito dahil meron pala itong suot na sombrero. Malaking bulas ang lalaki sa kanyang harapan, kaya mas lalo siyang nakaramdam ng matinding pag-anasa sa lalaki. Isang miyembro ng LGBT si Veronica at karaniwang laman siya ng pampublikong plaza sa syudad ng Iloilo pagsapit ng gabi. Hello, Papa! Pwede ka ba? Malanding saad ni Veronica sa lalaki. Pwedeng pwede. Halika, lapit ka pa. Pilyong sagot ng lalaki sa kanya. Pagkalapit ni Veronica, ay agad niyang iginapang ang kanyang kamay sa mamasel-masel na dibdib ng lalaki. Magkakasunod na paglunok ng laway ang ginagawa ni Veronica. Nanginginig ang kanyang kamay sa tindi ng nararamdamang init sa kanyang katawan. Nagpaubaya lamang ang lalaki hanggang marating ng kamay niya ang kanyang totoong pakay. Lalong nanlaki ang mga mata ni Veronica dahil hindi nga siya nagkamali. Totoong mapalad ang lalaking ito. Kapag nagkataon, ay tiba-tiba siya sa gabing ito. Akmang bubuksan na sana ni Veronica ang zipper ng pantalon nito nang bigla siyang awati ng lalaki. Oh, easy ka lang. Mayroon akong alam ng lugar para lalong masarapan ka. Sumama ka sa akin para may palasap ko sa iyo ang langit. Iyong iyo ito. Magsawa ka ngayong gabi. Nang aakit na pahayag ng lalaki,
At dahil nga sa tindi ng init na namamayani sa sistema ni Veronica, ay hindi na niya alintana ang panganib sa kanyang pagsama sa lalaking noon pa lamang niya nakita. Naunang naglakad ang lalaki, pero nanatiling misteryoso ang pagkakilanlan nito. Natatabunan kasi ng sombrero ang kanyang mukha at nakasuot pa ng jacket. Lalo nang init si Veronica nang tumapat sa liwanag ang nakalabas na parte ng katawan nito. Napakakinis at napakaputi. Halatang may sinabi ang lalaki. Lalong nasabik si Veronica na masilayin ang mukha nito. Kaya walang pag-aalinlangan na sumunod ito sa lalaki. Dinala siya ng misteryosong lalaki sa nakaparadang sasakyan. Pumasok doon ng lalaki. Binuksan naman ito ang katabing pintuan sa tabi ng driver's seat. Walang pag-aalinlangan na pumasok doon si Veronica. Natulala si Veronica nang tuluyang tumambad sa kanya ang mukha ng lalaki. Tama ang kanyang hinala. Gwapo nga ito. Ito ang pinakang maitsura sa lahat ng kanyang nakasalamuha. Mukha talagang jackpot siya ng gabing ito. Maliban sa gwapo, ay mayroon pang sasakyan at mukhang mamahalin talaga. Habang nasa biyahe, ay hindi mapakali si Veronica. Panay ang hawak niya sa katawan ng lalaking katabi niya. Ang nasa isip niya ng mga oras na ito ay susulitin na niya ang pagkakataong minsan lamang dumating sa kanyang buhay. Pababa na sana ang kamay ni Veronica papunta sa gitna ng mga hita ng lalaki nang bigla nagsalita ito. Oh, kalma. Huwag masyadong atat. Baka mamaya masyado ako manghina niya na. Pilyong ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki habang inaayos ang kanyang suot na pantalon. Makalipas ang ilang minuto, ay nagtataka na si Veronica dahil sa layo ng kanilang inilalakbay bago marating ang sinasabing lugar ng lalaki. Pagpasok nila sa loob ay agad naghubad ang lalaki. Tumambad kay Veronica ang pinakamagandang tanawin na kanyang nasilayan sa tanang buhay niya. Hindi na nagsayang ng oras si Veronica at agad na sinimula na mapunan ang kanyang pag-anasa. Habang nakalhod ito ay hindi napansin ng binabae ang paglitaw ng malagong balahibo sa katawan ng gwapong lalaki. Umaba ang matalas na kuko nito at nag-aapoy ang dalawang pulang mga mata. Ganoon na lang ang pagkasindak ni Veronica nang iangat niya ang kanyang paningin. Sisigaw pa sana siya pero mabilis nang nahawakan ng lalaki ang kanyang leeg. Bumabaon dito ang matatalas na kuko ng lalaki. Walang boses na lumalabas sa kanyang bibig hanggang sa tuluyang dumilim ang kanyang paningin. Matapos na mawala ng hininga ang binabae, ay muling lumabas ang lalaki para maghagilap ng mabibiktima. Kailangan niya ng maraming karne at lamang loob ng tao para sa mahabang listahan ng orders sa kanya. Isang katawan ng may kaedarang babae na kanyang na-pick up sa daan at isang binabae na kanyang inakit para mabiktima. Ito ang mga taong kanyang nakuha noong araw na ito. Abot tenga ang ngiting pinakawalan ni Cardo habang tinatapyas niya ang laman at lamang loob ng mga ito. Isa-isang isinalang niya iyon sa gilingan. Pagkatapos ay sinunod niyang gilingin ang pangsahog. Tinimplahan niya ng pampalasa at inalabas sa silid. Bandang alas 4 ng madaling araw ay dumating na si Nakaloy at Totong. Sila ang katulong ni Cardo sa pagbabalot ng embutido na patok sa buong masa. Laging ganoon ang kanilang sistema. Pagdating nila doon ay nakahanda na ang hilaw na embutido na kanilang babalutin. Agad sinasalang sa steamer ang kanilang natapos hanggang matapos sila sa pagbabalot. Kinikilo ang bawat laman ng embutido para matansya ang tamang dami. Bandang alas 9 ay nagsimula na magsidatingan ang kanilang parokyano at suki. Kagaya ng inaasahan ay kinulang ang kanilang embutido. Sa dami kasi ng umuorder
nagdi-deliver at kumukuha sa kanilang pwesto. Agad na nauubos ang kanilang tinitinda sa loob lamang ng ilang oras. Si Cardo naman ay tuwang-tuwa dahil sa paldo-paldong salapi na kanyang nakokolekta sa araw na iyon. Agad naglinis si Nakaloy at Totong sa kanilang munting pwesto. Maliban na lamang sa isang silid doon na sinabi ni Cardo na isang bodega. Mahigpit na ipinagbili ni Cardo na huwag papakialaman ang bodegang ito. Dahil ayon sa kanya, na doon daw di umano nakaimbak ang kanyang sikretong sangkap sa paggawa ng masarap na imbutido. Kaloy, ano nga kaya ang laman ng kwartong yan? Silipin natin? Baliw ka ba, Totong? Mahigpit na ipinagbabawal sa atin na silipin yon. Kapag nalaman ni Sir Cardo na sumilip tayo dyan, baka mawalan pa tayo ng trabaho. Ang KJ mo naman. Alam ko naman yun. Sisilip lang tayo eh. Huwag ka nang magtangkang sumuway pa. Mahirap na. Baka mawalan pa tayo ng trabaho dahil sa kagagawan mo. Ang ganda-ganda magpasahod ni Sir Cardo tapos susuwayin mo siya. Nako, ako mismo magsusumbong sa kanya kapag ginawa mong sumilip dyan. Sige ko. Malaki ang pasahod ni Cardo sa dalawa. Kaya ganoon na lang ang kanilang pag-iingat sa trabaho. Lalong-lalo na si Kaloy na sinisigurong hindi gagawa ng kalokohan si Totong. Sinusunod nila ang bawat panuntunan ni Cardo para hindi sila mapaalis doon. Pauwi na sana sila nang biglang may tumigil na isang sasakyan ng pulis sa kanilang harapan. Bumaba naman doon ang tatlong pulis. Nasa tansya niya ay nasa 40 gulang pataas, isang hindi katandaan at dalawa pa na parang apprentice niya. Naglakad ang mga ito sa direksyon kung nasaan sila Kaloy at Totong. Chief, magandang araw po. Ano pong kailangan niyo? Tanong ni Kaloy. Magandang araw din naman. Gusto ko lang malaman kung kaninong sasakyan ang nakaparada dyan sa may tapat ng tindahan niyo. Tanong ng pulis habang seryosong nakatingin sa dalawa. Oh, yan po ba? Sa amo po namin yan. Kay Sir Ricardo po. Bakit po? May kailangan po ba kayo sa kanya? Magalang na sagot ni Kaloy. Oo, Sani. Nandyan ba siya ngayon? Pakisabi naman sa kanya na gusto namin siyang makausap. Kung may oras lang siya. Utos ng pulis. Mabilis na sinunod ni Kaloy ang utos ng pulis. At pumunta ito sa lugar kung nasaan ang kanyang amo. Para tawagin si Cardo. Nakasalukuyan palang abala sa pagbibilang ng kanyang pera na kinita. Agad na sinabi ni Kaloy sa kanyang amo na mayroong pulis sa labas at gusto siyang makausap nito. Sir Cardo! Sir Cardo! Oh, bakit Kaloy? May problema ba? Sir Cardo, may tao po sa labas. Oh, sino daw? Tanong ni Cardo. Lumapit si Kaloy sa kanya at pabulong na nagwika ng Sir Cardo, mga pulis po. Mukhang seryoso eh. Kaya nagmamadali akong pumunta dito. Mga pulis? Bakit kaya? Hindi mo ba tinanong kung bakit sila pumunta dito? Naku sir, hindi no. Natakot ako eh. Ganon ba? O sige, ako nang bahala. Sabihin mo sa kanila na pupunta ako doon, mag-ayos lang ako dito. Ha? Sige po sir. Inayos lang din ni Cardo ang kanyang mga gamit. Gayun din ang kanyang sarili. Nagpalit ito ng damit bago piniling lumabas sa kwarto upang kausapin ang mga alagad ng batas. Paglabas niya ay agad niyang binati ang mga ito. Oh, mga sir, magandang araw po. Anong sa atin? Magalang na saad ni Cardo sa mga pulis. Magandang araw din, Sir Cardo. May katanungan lang kami sa iyo, kung ayos lang naman. Oo naman, sir, walang problema. Ano po ba yun? Kagabi kasi, ay mayroon na namang nawala ng miyembro ng LGBT. Alam mo na, yung mga lalaking pusong magdalena.
yung mga binabae. Ayon sa mga pahayag ng mga taong nakakita sa kanya, ay sumama daw ito sa isang lalaking lula ng dilaw na sasakyan. Seryosong pahayag ng pulis kay Cardo. Sir, mawalang galang na po. LGBT? Binabae? Sir naman, nagsisikap ako para magtrabaho. At nakikita niyo namang maayos naman yung takbo ng negosyo ko, di ba? Hindi ko na kailangan na pasukin pa mga ganong kalakaran, boss. Baka sabihin niyo na kailangan ko lang ng parausan, ha? Pero boss, hindi sa pagmamayabang, ha? Pero babae na ang lumalapit sa akin. Hindi ko na kailangan gawin yun. Seryosong pahayag ni Cardo. Kita naman namin sa takbo ng negosyo mo, sir, na maganda at maayos ang palakad mo. Pero may pabor lang kami sa iyo, sir. Baka pwede naming matignan ang loob ng tindahan mo. Seryosong pahayag ng pulis. O sige po, walang problema yan, boss. Pero syempre, kailangang idaan natin sa lehitimong proseso, ha. May dala ba kayong search warrant dyan? Nakuhanan nyo ba ng plate number yung sasakyan na sinasabi nyo? Alam kong alam nyo na napakadaming dilaw na sasakyan dito sa lugar natin. Seryosong pahayag naman ni Cardo. Sa kasawiang palad ay walang plate number ang sasakyan na iyon. Kaya wala kaming matibay na ebidensya kung ang sasakyan nyo ba ang ginamit sa pag-pick up noong binabae. Nagbabakasakali lang naman kami na baka payagan mo kaming matingnan ang loob ng tindahan mo. Pero sige, sir. Maraming salamat sa pagtugon ng aming katanungan. Aalis na kami. Pasasalamat ng pulis na halatang dismayado. Walang problema, boss. Sakaling may bitbit na kayong search warrant mula sa korte, ay malaya na kayong pumasok dito sa aking tindahan. Nag-iingat lang din ako, kaya pasensya na po kung hindi ko napaunlakan ang kagustuhan nyo. Pahabol ni Cardo sa mga pulis. Agad namang tumalikod ang mga ito at nagtungo sa kanilang sasakyan upang umalis. Abala ang negosyante at kusinerang si Tess sa paghahanda sa kanyang kusina. Meron siyang nakaschedule na food tasting sa araw na iyon. Isang potential client kasi ang kailangan niyang pabilibin sa pagkain na kanyang ihahain. Isang kliyente na naghahanap ng supplier na caterer sa araw ng kanilang kasal. Pinili ni Tess ang tanyag na imbutido ni Cardo para isama sa kanyang menu na ipapatikim sa nasabing client. Gumawa na lang siya ng masarap na sauce para ibagay sa hiniwang pahaba na imbutido. Ma'am, sariling gawa niyo ba itong imbutido? Tanong ng kliyente. Han, tikman mo itong imbutido. Ang sarap. Muling pahayag ng kliyente sa kanyang groom-to-be. Yes, madam. Lahat ng pagkain na inihahain namin dito ay sariling recipe namin. Pagsisinungaling ni Tess sa kanyang customer. Ganun po ba? Kasi ma'am, namumukod tangi ang sarap ng imbutido na ito na inihain mo sa amin. Kaya napagpasyahan ko at ng aking mister na huwag nang isama iyon sa menu. Sa halip, gawin mo siyang pika-pika o kutkutin. Ikaw na rin ang bahalang gumawa ng diskarte para maging kaya-ayang presentasyon. Bale, 200 lahat ang bisita namin. At iyon ang bilang na kailangan mong paghandaan. Pagkatapos ng babae sa usapan. Lubos ang kasiyahan ni Marites dahil sa deal na kanyang nasarado. Labis siyang humanga sa imbutido ni Cardo. Lihim siyang napapangiti dahil sa labis na tuwa. Kaya naman, agad niyang tinawag ang kanyang asawa para hanapin ang lokasyon ng gumagawa sa masarap na imbutido. Napadpad sila sa dulong bahagi ng Barotac Nuevo, isang bayan sa probinsya ng Iloilo. Doon ay nadatnan nila ang 2 binatilyo na kasalukuyan nagliligpit sa tindahan. Doon na pag-alaman ni Tess na bago pa sumapit ang tanghali ay sold out na ang lahat ng imbutido dahil sadyang dinudumog ito ng mga tao.
Magandang gabi mga utoy. Andyan ba si Cardo? Matamis na ngiti ni Tess sa dalawang tauhan ni Cardo. Si Sir Cardo po. Loy, hinahanap niyo na si Sir Cardo. Saad ni Totong sa kanyang kasamahan. Dahil nga mas nauna si Kaloy kay Totoy sa trabahong iyon, kaya hindi maitatangging mas malapit si Kaloy sa kanilang amo. Kaya ito ang lumalapit kay Cardo kapag may mga bisitang nais na kausapin ang binata. Agad tumalima si Kaloy para ipaalam sa kanyang amo na mayroong babaeng naghahanap sa kanya. Ilang sandali lamang ay lumabas na si Kaloy kasama ang tanyag na lalaking nasa likod ng sumisikat na imbutido. Nagulat si Tess dahil magkaiba sa inaasahan niya ang bumungad sa kanya. Inakala niya kasi na may kaidaran na ang may-ari ng tindahan. Pero ganoon na lang ang kanyang pagkagulat at paghanga nang harapin siya ni Cardo. Isang gwapo at malaking bulas na lalaki. Napakakinis ng balat nito na dinaig pa ang kutis ng balat niya. Halatang alagang-alaga ng binata ang kanyang katawan dahil sa hubog at lakas ng dating nito. Magandang araw po ma'am. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Magalang na wika ng binata. Ah, ang galing! Hindi ko inaasahan na batang bata pa lang may ari ng patok na imbutido ni Cardo. Abot tengang ngiti ni Tess kay Cardo. Ay, oo nga pala. Ako nga pala si Marites. Pero tawagin mo na lang akong Tess for short. Pagpapakilala ng babae sa gwapong negosyante. Tess, ako si Cardo. Pilyong ngiti ni Cardo habang nakikipagkamay sa babae. Ano nga palang sadya mo rito, Tess? Sigurado naman akong hindi ako ang sadya mo, diba? Pilyong pahayag muli ni Cardo. Uy, huwag kang ganyan. Kasama ko ang mister ko. Pasaway ka. Nangingiting pahayag ni Tess sa kanya. Sumeryoso si Cardo at nagsimula na siyang makipag-usap ng maayos kay Tess. Dito niya napag-alaman na kakailanganin pala ni Tess ang maraming delivery ng imbutido dahil sa nalalapit na event na ihahandle ng babae. Di ko alam kung paano sabihin sa'yo to Tess pero pasensya na talaga ha. Alam mo sa totoo niyan, kinukulang na ang mga produkto namin dito dahil sa dami ng demand. Kaya nag-aalangan na akong tumanggap kami ng mga order eh. Lalo na kung for delivery pa yan. Kahit nga siguro for pick up ay hindi ako makakapangako. Madami kasing nakapilang kliyente maliban sa'yo. Magalang na saad ni Cardo. Ganoon ba? Ano ba yan? Pero ganito na lang. Aayaw ka pa ba kapag sinabi ko na doble ang presyo na ibibigay ko sa'yo? Basta ilagay mo lang ako sa priority list mo. Please! Kailangan na kailangan ko talaga yun eh. Pangako, ngayon lang ako magdedemand ng mabilisang order. Next time, isiguraduhin kong magpapasabi agad ako sa inang mas maaga. Saad ni Tess. Sige na nga. Maganda yung offer mo para tanggihan ko. Sige. Payag na ako. Pero sa isang kondisyon, kayo pa rin ang kukuha dito ah. O sige, kami na ng asawa kong kukuha. Deal na yan ah. Wala nang atrasan. Oo ma'am Tess. It's a deal. Agad na nag-order si Tess ng 500 na piraso ng imbutido para sa kanyang gagawing stock sa kanyang bahay. Umalis ang mag-asawa matapos mabayaran ang kanyang paunang order. Masayang masaya si Cardo dahil nakabenta na siya agad ng 25,000 piso para sa kinabukasan. Masaya naman si Kaloy at Totong nang inabutan sila ni Cardo ng 500 maliban sa kanilang sasahurin sa kalahating araw ng pagkatrabaho nila dito. Kaya pagsapit ng gabi, ay dumayo pa si Cardo sa syudad ng Iloilo para maghanap ng kanyang bagong mabibiktima. Gumamit siya ng bagong sasakyan para maitago ang kanyang pagkakilanlan. Tumigil siya sa sentro ng syudad
kung saan nag-aagawan ang mga babaeng naghahanap ng customer. Lumapit sa kanya ang isang baklang matanda. Bugaw pala ito, na naghahanap din ng mga kliyente. Bago pa makalapit ang bakla sa kanya, ay sinadya niyang patayin ang ilaw sa loob ng kanyang sasakyan para maikubli ang kanyang mukha. Boss, babae ba? Marami ako dito. Nakangiting pahayag ng bugaw na bakla. Oo sana eh. May bata ka ba dyan? Yung sariwang sariwa ah. Saad ni Cardo. Mayroon boss. 1,000, isang babae. Hindi ka nalugi. Kasi yung iba dyan na ibibigay ko sa'yo mamaya, mga virgin pa. So ano, kukunin mo ba? Saad ng bugaw. Mabuti kung ganun. 4 ang kailangan ko. Oh, ito yung bayad. Ito yung paunang bayad. Pagbalik mo, ay kukompletuhin ko na ang bayad sa'yo. Mayroon pa akong iaabot na tip sa'yo. Kung sariwa talaga ang mga yan. Sigurado kang sariwa pa yung mga yan ha. Sinadyang ibahin ni Cardo ang kanyang boses para hindi siya makilala kung sakaling mawala ang mga babaeng ito at may mga pulis na namang maghanap sa kanya. Umalis sandali ang bugaw at sa kanyang pagbalik ay bit-bit na niya ang 4 na dalagita. Hindi lalampas sa edad 18 ang edad ng mga ito. Nang makita ni Cardo ang itsura ng mga babaeng ito, ay napangiti siya sa baklang bugaw. Iniabot niya rito ang kumpletong bayad at agad na pinapasok sa kanyang sasakyan ng 4. Binuksan niya lang ulit ng ilaw sa loob ng kanyang sasakyan nang makalabas na sila sa syudad. Nag-uunahan ng 4 na dalagita sa pagyakap sa kanya nang masilayan ng mga ito ang kanyang mukha. Sinadyapan niyang hubarin ang kanyang pangitaas para tumambad sa kanila ang magandang hubog ng kanyang katawan. Parang mga sawa ang 4 na ito kung pumulupot sa kanyang mamasel-masel na katawan. Relax. Lahat naman kayo ay madidiligan ngayong gabi kaya huwag kayong mag-alala. Kalma lang. Pinapangako ko sa inyo. Dahil sa langit kayo mapupunta lahat. O ito, magpainit muna kayo. Pilyong saad ni Cardo. Iniabot niya ang bote ng red wine sa 4 na babae. Salita naman nilang nilantakan ang 2 bote ng alak. Ilang sandali pa ay unti-unting naglupay-pay ang 4 na dalagita at agad na nakatulog sa kanyang sasakyan. Sinadya ni Cardo na lagyan ng pampatulog ang mga alak para mawalan ng malay ang kanyang mga biktima. Walang kaalam-alam ang 4 na babae na iyon na ang huling gabi na makakatikim sila ng alak. Dahil sa pag-uwi ni Cardo sa kanyang tindahan, ay walang kahirap-hirap na ipinasok ng binata sa loob ng gilingan ang 4 na dalagita. Dito ay unti-unting nagbagong anyo si Cardo. Mula sa pagiging tao hanggang maging aswang. Inilabas niya ang nakausling mga ngipin na pawang matutulis. Isa-isa niyang sinaid ang dugo ng 4 na dalagita. Dinukot niya ang mga mata at puso ng mga kawawang biktima niya. Noong gabing iyon, ay pinawi niya ang sariling pananabik sa dugo at lamang loob ng tao. Hinubad niya ang saplot ng mga ito at sinilid sa isang itim na supot. Muli niyang kinandado ang bodega para umalis. Sa kanyang pagbalik, ay dala-dala niya ang dilaw na sasakyan at pinarada iyon sa harap ng kanyang tindahan. Hindi natulog si Tess sa buong gabi. Personal siyang gumagabay sa kanyang tauhan para masigurado ang kalidad ng pagkain na kanyang ihahain. Bandang 2:00 ng madaling araw, ay ginising na niya ang kanyang mister para puntahan ng tindahan ni Cardo. Nakasanayan na ni Tess na palaging pumunta ng maaga para kung magkaroon ng aberya, ay kanyang magagawa na agad ng paraan. 6:00 ang napagkasunduan nila ni Cardo. Pero ayon kay Kaloy, ay 5:00 pa lang ay nandoon na sila. Kaya inisip ni Tess na mahigit 2 oras ang kakailanganin bago sila makarating sa tindahan ni Cardo.
napakaluwang ng kalsada. Kaya lumabas ang pagkakaskasero ng kanyang mister sa pagmamaneho. Mahigit isang oras lang ay narating na nila ang tindahan ni Cardo. Subali mga bandang alas 4 ng umaga ay nandoon na sila. Pagbaba ni Tessa sa sasakyan ay nakarinig siya ng ugong ng makina. Kaya naisipan niyang lumapit sa tindahan ni Cardo. Sinubukan pa niyang tumawag pero wala siyang nakuhang tugon. Hanggang naisipan niyang libutin ang tindahan ni Cardo sa pag-asang may makakarinig sa kanyang pagtawag. Maya-maya lang ay nakarinig si Tess ng tunog na maihahalin tulad mo sa halinghing ng isang natutulog na baboy. Kakaibang lansa ang kanyang nalalanghap. Muntik na siyang masuka sa amoy na namamayani sa buong paligid. Nakaramdam si Tess ng kakaibang kutob. Nagpalingalinga siya sa buong paligid. Dito niya napansin na sinadyang isarado ng mabuti ang buong tindahan. Madilim pa ang buong paligid, kaya hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang mumunting ilaw na tumatagos mula sa loob ng tindahan. Umagaw sa atensyon ni Tess ang ilaw na tumatagos sa siwang, kaya ipinalagay niya na nagmumula iyon sa loob. Hindi mapalagay ang babae, para kasing may kung anong perasa na tumutulak sa kanya na sumilip mula sa siwang. Naglakad ng dahan-dahan si Tess at pumatong sa isang gamit na nakatambak doon. Muntik na siyang mapasigaw nang tuluyan siyang makasilip sa siwang. Hindi siya makapaniwala sa kanyang kasalukuyang nakikita. Paano ba naman kasi? Ay isang nakakatakot na nilalang ang kanyang nasa harapan. Paminsan-minsan itong dumudukot ng hilaw na karne sa gilingan at sarap na sinusubo sa kanyang dugo ang bibig. Una niyang nabalingan ang putol na mga kamay. Sa kabilang patungan naman ay may mga putol-putol na hita at binti. Biglang kumalam ang sikmura ni Tess at biglang napaduwal na lang siya. Tiniis niya ang nararamdaman para maiwasan na makalikha ng ingay. Umalis ang nilalang sa gilingan at pumunta ito sa maliit na lamesa malapit sa siwang na sinisilipan ni Tess. At dito, tumambad sa kanya ang nakakatakot na wangis ng isang nilalang. Natatabunan ng malalagong balahibo ang parte ng kanyang katawan na lumalabas sa kanyang suot. Mahahaba ang kanyang nakausling mga ngipin. Kumikislap ang kanyang mahahabang kuko sa tuwing matatamaan ng ilaw. Sinundan niya ng tingin kung saan pupunta ang nilalang na ito. Nagsitayuan ang balahibo niya nang mabalingan niya ang apat na ulo ng babae na kinukuha ng aswang at dinidilaan pa ang ilalim na bahagi ng ulo nito kung saan tumutulo ang dugo. Nilukoban ng babae ng matinding takot at biglang nanghina ang kanyang tuhod. Hindi niya sinasadyang nawalan siya ng balanse at siya ay nahulog. Mabilis na bumangon si Tess para tumakbo paalis. Binuksan ng kanyang mister ang pintuan para agad siyang makasampa. Halata sa itsura ng mister niya kung ano nangyari kay Tess at bakit ito namumutla. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit namumutla ka dyan? Love, umalis tayo dito. Magsumbong tayo sa mga polis, dali. Sa istasyon tayo ng polis umunta. Dalian mo. Baka makatakas pa yung kriminal na si Cardo. Kriminal si Cardo, love. Kriminal siya. Kitang-kita ko yung ginagawa niya sa mga patay na katawan. Bagamat nagtataka, ay sumunod na lamang ang mister niya sa inuutos ni Tess. Kinakabahan ng babae habang tumatakbo ang sasakyan papaalis sa lugar kung nasaan si Cardo. Sa kabilang banda naman, ay naalarma si Cardo sa malakas na sigaw ng babae. Batid niyang may nakakita sa kanyang ginagawa. Kaya mabilis siya nag-ayos ng kanyang gamit at agad na kinuha ang kanyang bag na kinilalagyan ng kanyang mga pera. Agad siyang sumampa sa kanyang sasakyan at pinatakbo ito ng mabilis. Kailangan niyang makalabas sa Iloilo bago pa maalarma ang mga daungan. Naghanap siya ng masasakyan ng bangka
papuntang Negros. Dahil sa pahayag ni Tess laban kay Cardo, ay agad na nagkaroon ng search warrant ang mga pulis upang puntahan at suriin ang tindahan ni Cardo. Pero sa kasawiang palad ay hindi nila nadatnan ang binatang si Cardo. Pero nakumpiska ng mga ito ang mga ilang bungo at buto na inilisan na ng laman. Hindi na rin nakitang buo pa ang apat na ulo ng babae dahil ipinasok ni Cardo ang mga ito sa gilingan. Kaya tanging putol-putol na buhok na humalo sa giniling na karne ang kanilang mga nakita. Pagdating nila Kaloy at Totong sa tindahan ay agad silang hinuli ng mga pulis. Ganoon na lamang ang panlulumo ng dalawa nang malaman nila ang tunay na pangyayari at kung ano ang sangkap sa likod ng kanilang binibentang imbutido. Itinanggi ng dalawa na meron silang alam sa ginagawa ng kanilang amo. At dahil walang sapat na ebidensya na makapagdidiin sa dalawa, kaya pinakawalan sila ng otoridad matapos makapagbigay ng salaysay. Si Cardo lamang naman kasi ang nasaksihan ni Tess na aktwal na gumagawa ng krimen. Sinumpaan niya ang kanyang pahayag sa mga pulis at otoridad. Pagkalipas ng 24 oras, ay muling sumabog ang balitang mayroong apat na dalagita ang nawawala. Ayon sa bugaw na tumatay yung runner ng mga sex worker, ay sabay-sabay silang pinick up ng isang lalaki. Walang bakas na makapagtuturo na sila ang mga nakita ni Tess doon sa gilingan ng karne ni Cardo. Si Tess naman ay naghanap ng ibang mapagkukunan ng imbutido. At ganoon na lamang ang kanyang panghihilakbot dahil nagkalat na pala sa pampublikong merkado ang tinitinda ni Cardo. Gusto niya mang pigilan ang mga namimili pero ayaw niya naman na magmukhang kontrabida sa mata nila. Lalong-lalo na at kasalukuyang pang isinasagawa ang imbestigasyon laban kay Cardo. Nairaos naman ni Tess ang malaking hamon sa kanyang negosyo. Hindi nalalayo ang lasang nagawa niyang imbutido sa lasa ng ginagawang imbutido ni Cardo. Bumawi na lamang siya sa presentasyong kanyang ginawa. Hindi niya napunan ng 100% ang ekspektasyon ng kanyang kliyente pero hindi naman iyon sapat para bigyan siya ng masamang kritisismo. Ayon sa mag-asawa, ay matagumpay naman ang lahat at nagandahan sila sa plating ng bawat pagkain noong kasal nila. Lahat pulido at maayos ang pagkadetalye. Hindi naman magawang isiwalat ni Tess ang abyerya at krimen na kanyang nasaksihan dahil unang-una ay nagsinungaling siya sa totoong pinanggagalingan ng masarap na imbutido. Malaki ang nalugi sa kanya pero nagpapasalamat na lang siya na hindi natuloy ang paghahain niya ng imbutido ni Cardo dahil magiging kargo di konsensya pa niya iyon. Nagkaroon pa ng mas malalim na imbestigasyon at sa tulong nila Kaloy at Totong ay natuntun ang bahay ni Cardo. Natagpuan ng otoridad ng iba't ibang plaka na pinapalit niya sa kanyang mga sasakyan. Natagpuan doon ng huling sasakyan na kanyang ginamit sa pag-pick up ng apat na sex worker. Nakita rin sa kanyang bakuran ang maraming bakas ng pagsusunog ng gamit. Ipinalagay ng otoridad na sinunog niya ang gamit ng kanyang mga biktima para walang maiwang bakas sa mga ito. Nagtanong-tanong ang otoridad kung may naiwang pamilya si Cardo. Pero ayon sa kanila, ay bigla na lamang daw sumulpot ang lalaki sa kanilang lugar. Nabili niya ang bahay, ilang buwan pa lamang ang nakakaraan. Ang may-ari naman ng tindahan na sinabing sa kanya ang gilingan, ay sinabing inuupahan lamang ni Cardo ang pwestong iyon. Hindi kasi pumatok ang kanyang negosyong frozen goods, kaya naisipan niyang parentahan na lamang ito kay Cardo. Ayon sa kanya, matinong kausap naman si Cardo at hindi pa nga ito nanghihingi ng discount sa renta. Halos 2 taon pa ang nakalipas ay pinadalhan si Tess ng notice of appearance ng korte. Hinihiling ng korte na pangatawanan niya ang kanyang sinumpaang salaysay laban kay Cardo na may-ari ng imbutido ni Cardo. Noong magharap sina Tess, Kaloy at Totong sa isang pribadong hearing ay agad nag-pledge si Cardo ng guilty.
Doon niya isnalaysay ang lahat ng karamihan na kanyang ginawa. Inamin niya rin ang katotohanan na isa nga siyang aswang. Pinutol ng piskal ang kanyang pahayag ng isa siyang aswang dahil hindi ka panipaniwala ang ganong salaysay. Si Tess naman ay lubos na nasasayangan kay Cardo. Napaka-perpekto ang mukha, malakas ang karisma at mayroong swerte pagdating sa negosyo. Sana kung pinili na lamang niya ang maghanap buhay ng marangal ay hindi malayong makamit niya ang kaparehong tagumpay na tinatamasa niya. Ibinalik si Cardo sa bandang Luzon para doon naman niya harapin ang nakabinbin niyang kaso. Kinailangan siyang iharap sa piskalya sa Iloilo dahil nandoon ang mga saksi sa kanyang krimen na ginawa. Lahat ng sinumpa ang salaysay ng mga saksi ay nakakabit sa kanyang testimonya na inaamin niya ang lahat ng krimen. Multiple murder ang binatbat na pasya ng piskalya laban kay Cardo. Habang buhay na pagkakakulong at walang inihain na piyansa habang inaapila ang kanyang kaso. Noong madestino si Cardo sa kulungan, ay nakitaan siya ng kakaibang kilos ng kanyang kasamahan sa tuwing sasapit ng gabi. Hanggang isa-isang may namamatay sa loob ng kulungang kanyang kinabibilangan. Makikita na lamang ang mga preso kinaumagahan na nakabulagta na sa palikuran. Kaya naging maugong ang bulong-bulungan na mayroong aswang sa loob ng kulungang ito. At si Cardo ang pinaghihinalaan ng kanyang mga kasamahan. Hanggang isang gabi ay binugbog siya ng mga ito para mapaamin. Napilitan ang pamunuan ng kulungan at napagdesisyonan na ihiwalay na lamang si Cardo. Hanggang isang araw ay nagkaroon ng dalawang binata. Ang kanyang misis na kanyang iniwan, pinabayaan at inabandona na ilang taon na ang nakakaraan. Pumatak na lamang ang luha sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang batang lalaki na nakaupo sa kanyang harapan. Ricardo, siya nga pala ang anak mo. Matagal ka na naming hinahanap pero hindi ko akalain na sa ganitong sitwasyon tayo muling magkikita. Madamdaming pahayag ng kanyang misis. Patawad, kinailangan kong lumayo sa inyo dahil nasa panganib ang buhay niyo pagkasama niyo ako. Isa akong aswang, isa akong halimaw. Simula nang ipamana sa akin inay ang pagiging aswang, ay nagdesisyon na akong lumayo sa inyo. Dahil panganib lamang ang aking madadala kapag patuloy ako mananatili sa inyong tabi. Naluluhang pahayag ni Cardo. Naiintindihan kita, Cardo. At alam ko rin na ikaw ang patuloy nagpapadala sa amin ng pera. Maaaring nagkasala ka sa batas ng Diyos at sa batas ng tao. Pero para sa amin ng iyong anak, ay naging mabuti kang ama. Saad ng misis ni Cardo. Sumailalim si Cardo sa psychiatric assessment at lumabas na mayroon siyang iniinda na sakit sa pag-iisip. Nag-request kami ng kopya sa kanyang nakaraan para malaman namin kung saan kami magsisimula sa kanyang programa at paggamutan. Buhat doon, nalaman namin ang kanyang nakakatakot na krimen na ginawa. Lalong-lalo na ako dahil ako ang laging nakakausap ni Cardo. Lalong lumala ang kanyang kalagayan hanggang tuluyan na nga siyang mabaliw. Hindi na siya maaaring ibalik sa kulungan dahil naging banta na siya sa kaligtasan ng kanyang kasamahan doon. Walang sapat na pondo ang gobyerno para sa kanyang matagalang gamutan kaya napilitan kaming ipaubaya sa kanyang pamilya ang pangangalaga sa kanya. Paminsan-minsan ay dinadala si Cardo sa amin para sa kanyang konsultasyon. Binatilyo na ang kanyang anak at kamukhang kamukha niya ito nung kabataan pa niya. Hanggang dito na lamang po Sir Jax ang aking kwento. At sana magsilbing aral ito sa mga kabataan na huwag magpadala sa panlabas na anyo. Dahil hindi natin alam na may dalang panganib ang mga taong akala natin ay may mabuting asal at magandang pakikitungo sa atin.
maging mapagmatsyag at laging isaalang-alang natin ang ating kaligtasan. Lubos na gumagalang, Beth, isang nurse sa psychiatric department at ang huling taong nakarinig sa kwento patungkol sa imbutido ni Cardo. Maraming salamat po.